papa kanina na talagang most na mga anak ko, kailangan needed ko na talaga umuwi ng Pinas kasi hindi po ito na-ready niya ba? Uy, ma! Oh my God! Huy! Magta-test ako ngayon guys ng aking dugo dahil namamanhid naman na naman yung bibig ko at saka yung mga ito yung mga kamay ko namamanhid. Tignan ko kung mataas yung blood sugar ko. Paputit ah! Putit! Make it like a hard physical pain. Here. Ba. Hindi po ito. Na-ready niya ba? Sabi, very low? Ay, no, it's in range. It's in range because blue is a low one. 78 is in range. This one is high. Then why I'm getting a numbness pa? Ang aking darling. Kuha ako ng dugo ko guys dahil namamanhid kanina yung bibig ko. Yung parang, alam niyo yung parang may tusok-tusok sa dugo mo yun. Tapos yung sa kamay ko. So, nag-worry ako baka tumaas yung blood sugar ko. Mabuti naman hindi naman ganun. Nakita niyo 78 pero nagtaka ako bakit nabigla akong namanhid na pati yung gilid ng aking bibig namanhid rin. So, after seeing that result, kumain yung pakiramdam ko. Kinain ko lang naman kanina umaga guys is yung dosa, isang dosa tsaka dalawang bada. So hindi naman ako nag-rice. Nagkape lang ako pero very light lang yung very small lang yung nilagay kong sugar kasi alam ko naman bawal naman ako. Para maano ko lang yung tag nito para para maibis naman yung pag-aano ko sa sweet. So nagkape ako kanina, konting sugar lang. Eh, hindi ko iniinom yung 3-in-1 na ano na kape pagkatapos ng siguro ko mga ano. Tsaka ko yung titirahin. Ayan, so kanina talagang, ay Diyos ko. Sabi ko nga, check namin yung BP ko, baka mataas yung aking blood pressure. So nakalimutan ko, wala nga pala kaming gamit para sa blood pressure kasi yung kaya ano yung kamamaya kasi yung ginagamit ko before eh wala na sila dito. Kaya yung kit na ano kanina ginamit namin yung binili namin yung para sa akin para namo-monitor ko yung sugar level ko. So far ilang araw naman maigi naman yung result ng aking blood sugar, hindi naman ganun kataas. Hindi ka buka dati na alam niyo ba na, ano yung gabi tapos umaga so may fasting period ako. Alam niyo bang pumalo sa 188 yung sugar level ko kasi kumain ako ng noodles pag nung gabi. Talagang nag-reflect talaga siya nung umaga kaya talagang ngayon talaga hindi na ako masyado talaga. Yung rice ko naman guys, ano lang naman yung rice ko, control naman yung pagkain ko ng rice. More on ulam ako ngayon. Kaya nga, speaking of ulam, ayan. Really feel frustrated dahil hanggang ngayon hindi pa nila dinideliver yung aming gas. It's been 4 days na napuro kami kain sa labas. And I'm getting tired of it. Talagang nasusuka ako. So, but we don't have any choice kasi yung aming electric stove, hindi na siya gumagana. So wala sanang problema kahit di kahit maubusan kami ng gas. Yung electric stove namin gumagana. Eh wala talaga kami gamit. Rice cooker lang. So talagang ang hirap i-manage ng pagkain ko ngayon, lalo na ngayon, walang gas. Kaya sabi ko kay Papa, mag-complain na kasi 4 days na tayong walang gas. Ang hirap-hirap. Ang kulimlim lang araw ngayon. Parang namiss ko yung Pinas tapos ang sarap-sarap humigop ng sabaw. Alam nyo yun, nakakamiss. Ay pa, nararamdaman ko na yung paa ni Bunso. Ang sakit. Iba talaga po kay Anika guys, kasi si Anika walang pakialam sa mundo yung pinagbubuntis ko yun. Ilang beses lang yan na alala kong gumalaw yung parang nag-ano ba yung pet ni Anika, ano ba tawag dito, yung parang gumanon siya o, parang lumiyad. Yun lang yung one time na naalala ko na gumalaw siya, talagang ramdam na ramdam ko siya. After that, wala na. Kaya nga nung pinagbubuntis si Anika, pinamonitor sa akin ng doktor yung movement ni Anika.
binigyan niya ako ng chart list, parang chart ba yun na yung intervals ng paggalaw ni Annika. Ayun. So, nung pinasa namin yung intervals na yun, ang lagay, that day, mga anak na pala ako. Yun yung sinasabi ko sa inyo na napacheck up lang ako, pero mga anak na pala ako. May lumabas sa akin nun, guys, na ano, parang yung, ano ba sa amin, sa term namin sa kinara, yung lamig. Parang siyang, ang tawag yun, parang dilaw na parang prema na may halong parang dugo-dugo. So, hindi naman sumakit yung chan ko nun, guys. Actually, I still remember, Monday yung nangyari sa akin, pero nag-report kami, nagpa-check up kami, Friday na. Pero ako naramdaman na sakit. Kaya nagtataka ako, sabi ko hindi ko alam kung nagle-labor na ba ako that time or what. Kasi nga in-induce nila ako eh. Kung hindi lang ako inaiin ng doktor, hindi talaga ako makakaramdam ng sakit that time. Baka hindi ko naman masabing overdue si Annika kasi nga December 24 yung due date ko kay Annika, eh mga December 8 pa lang. So, ayun. So, ayun. Parang pina-force labor na nila ako, na in-induce na nila. Ang sakit pala, guys, pag in-induce ka. Talagang pag, di ba may dextrose ka na dito, parang open ba? Nanunuot pala sa ugat mo yung in-induce. Ang sakit. Yun yung ayaw kong namaranasan yung i-induce ako. Masakit sa ano, masakit sa kamay. Ewan ko lang, may ano ba, din ba sa atin sa Pinas, pag in-induce ka ba, hinahalo nila sa dextrose? Hindi ko lang kasi yun sa akin direct, kasi akong in-induce, talagang doon sa may tubo na, sa tubo nila pinadaan, nunuot sa ugat, ang sakit. Hello, kalat muna kami sa bahay ngayon. Tingnan yung ginawa. Wow, very good! What happened to the bedroom? Ah, what happened to the bedroom? What have you done? How can we sleep like this then? What's in your mouth? Show your mouth. Oh my God. Huy! Ito yung delikado sa bata. Annika, no! We don't do that, okay? May I see your mouth? Don't do that, ha? It's very dangerous. It will stuck here, oh. It will stuck here. Stop it. Ito yung delikado sa bata pag iniyan mo may laruan. Guys, kapit tayo at sa wakas dumating ng aming gas. Ayan. Makakapagkapin na rin sa wakas dahil ilang araw akala namin maghihintay ulit kami sa wala. Kasi sabi nila kahapon, darating kahapon, ang ending, naghintay kami nga wala. Mabuti nga kanina, habang tulog kami, dumating, akala namin darating kasi mostly niyan, umaga sila naghahatid ng gas. So, hapon na nila hinatid. Which is much better compared na darating na bukas, talagang walang-wala kami. Oh my God. Until now, yung aking dietitian, it's been a week that we're waiting for her. Kasi nga, last week, sabi, nasa leave daw. Until now, walang sumasagot ng telepono. Ayaw naman namin pumunta sa ibang dietitian, guys. Kasi yun yung nirecommend ng doktor sa amin. At baka pagalitan, masermon kami ulit. Bakit na naman kami pumunta sa ibang doktor? Kasi yun yung nirefer nila. So, kaya sabi ko, pag hindi pa talaga sila nag-okay today, tomorrow, punta tayo sa ibang dietitian. Pero para sa akin kasi parang hindi na needed kasi okay naman na yung blood sugar ko. Yun na yung pamamanhid na nagkakaroon ako. I don't know why. But I guess hindi na sa food yun. Pero wala namang nararamdaman, guys. May nag-comment sa inyo na iba na baka may ano ko something that leads to my heart. Wala naman akong mga palpitations or anything. Wala. Tumitibok lang ang puso ko. Normal lang tumitibok ang puso ko, guys. So, tingnan natin mamaya kung pinapatawag ko kay Papa ulit yung dietitian mo. Hindi pa talaga sasagot. Punta na kami. Babahala na masermon na nito. Ay, Diyos, may yung marimar. Masa yung kape namin. Very late na aming kape dito. Alas 6 na. Gala 7 na nga, actually. Summer talaga dito. Hindi ko maiwasan. Hindi magkita sa oras kasi pag alas 7, may araw pa minsan, guys, maliwanag pa, kaya hindi mo ramdam pag gabi na talaga.
Hindi ka mukha niya sa Pinas na maaga pa, lumulubog na yung araw. What do you want, baby? Milk, chocolate milk or milk only? Chocolate milk. Gas na yung gatas ni Annika. Yung powder drink ni Annika. Ayan. May gas na siya. Gas snacks is here. Here's your snacks, baby. Annika! Ah! What are you doing? Play-Doh na. Wow! You like doing Play-Doh? Later you drink your milk, okay? Because it's still a little hot, okay na? Good girl, baby ko. Good morning, guys. It's already 1:20 in the morning. Until now, hindi pa rin ako nakakatulog. I'm having insomnia. Since nag-enter ako sa third trimester, hindi ako makatulog. Ang hirap. Kala ko hindi nakalak yung pinto. Medyo mababa lang yung boses natin because dahil tulog na si Papa at si Annika. For the past many days parang hindi ako makatulog guys dahil ang hirap na makatulog pa na sa third trimester ka na. Every time bangon ng bangon, iihi. Halos wala na din ako makatulog kaya para akong si Magdalena. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Nahihirapan ako ngayon kaya nagmamadali na ako if ever talaga gusto ko ng manganak guys. I have sleepless night and I know naman pag nanganak na ako much more sleepless night ang mangyayari sa akin pero much better kasi hindi kamukha ngayon, ihi ako ng ihi, regular customer na ako ng banyo, Diyos mo yung marimar kahit sa gabi ilang beses ako makapag ano, banyo. Kaya kung hindi ako makatulog, ang hirap-hirap bumangon, pati masakit ang likod ko. Pero hindi lang ako nakakaranas nito guys. Most of the expecting mother, pag nasa third trimester na mahirap. Nakapagising sila. Mahirap na makatulog mga ganitong trimester. Diyos ko, tignan nyo may aibag ko, di ba? 2 kilo na. Tag 1 kilo na sila ng mata ko. Ayan. Kaya nga nag-open ako kay Papa kanina na talagang most na mga nakakukilangan, needed ko na talaga umuwi ng Pinas kasi dahil nasa sitwasyon ngayon ng biyanan ko na lalaki, yung biyanan kong babae, syempre hindi na kami niyan maasikaso at ayaw ko rin magpaasikaso dahil alam ko naman yung burden, matanda na rin sila guys, kaya much better dun ako sa Pinas magpapaalaga muna dahil ang dami naman namin dun. Kaya hindi lang si Mama yung isang mag-ano sa akin dun, alalay, pati pang kapatid ko. Kaya nga, sabi ko kay Papa, kailangan ko talagang umuwi. So nagbabalak na kami December. Actually, really plan na yan. Inaantay ko lang na lumabas si Bunso at i-process yung birth certificate para ma-process ko ng isahan ng aming marriage. Registration sa embassy kasi yun talaga yung needed para makalabas ako ng bansa, otherwise mahuhold ako dito sa India. Eh yun, ang dami-dami kong iniisip isa rin sa dahil kung bakit ako na yung insomnia. Masakit niya talaga kada umaga, wala ako, tingnan niyo mo yung tupiin ko, 2 araw na yan dyan, hindi ko pa rin natutupi, wala. Pag umaga, ano, wala akong ka, ano, wala akong ka-energy, guys. Talagang, hirap ako ngayon. Resent lang kanina, na-embier na ako sa asawa ko, na-embier na ako kay Papa. Kasi kada magpapabili ako ng baboy, ang daming reklamo, masakit ang likod, yung busy. Kada na lang yung pagbibili ng baboy, kaya talaga nagtalo kami kanina. Parang ending, sa sobrang frustration ko, minasage ko siya. Ganyan ko siya bubugin ng pagmama. Kasi nga, ano, nung papunta kami kanina, alam niya naman, nagmumotor kami. Ay, medyo malayo-layo pa yung bilihin ng baboy.
ano tawag nito, masakit yung likod niya. Pero tahimik lang ako guys, kahit feeling frustrated ako kasi nga, yan yung sinasabi ko sa inyo, kada bibili ng baboy, maraming dinadaing sa katawan niya. Parang sobra pa may sakit pag nakakarinig ng baboy. Yeah, so, pagdating namin dito, ano ko siya, talagang whole body massage ko talaga siya. So, parang compensation na rin na kahit pa paano eh, nadala niya ako ng baboy kahit na may sakit siya sa likod. Siyempre na parang ano, mag-happy ako. Yan ang sabi ko sa kanya, kung gusto mo lagi kong namamassage siya, make me happy. Huwag mo akong stressed kasi nga, ang hirap-hirap maglihi dito sa bansa niyo, sabi ko sa kanya. Kasi hindi mo nararanasan, hindi mo man naranasan na mamiss mo yung pagkain mo, sabi ko sa kanya. Apat na taon ako na dito, sabi ko sa kanya. Siyempre naman talaga maghahanap ako. Mabuti nga, I guess, hindi ko naman sinaano, mas higit ako nagpapasalamat. Why? Kasi may mga ibang Pinay dito na talagang halos patago sila kumain ng karne. Lalo na kung budget. Di ba nga po, ito yung sinasabi, lalo kung vegetarian ng pamilya na mapapangasama mo. Tapos sa isang bahay kayo. There's some na mga Pinay na nagtatago ng pagkain sa kwarto. Parang para sa akin na, para sa akin kasi kanya-kanya naman tayo opinion. Parang masalimuot. Ako nga nandito sila binan ko na maluwang naman sila kahit pa paano sa akin. Pero dama mo pa rin yung alam mo yon yung stricto nila sa pagkain. Lalo na yung baboy. Yung nagdala si Mami G ng munggong baboy. Talagang tinago ko sa kwarto guys. Sa kwarto ko tinago at buti lang sinuportahan ako ni Papa. Kunyari daw may tawag. Huwag mo nang pumasok sa kwarto. Ako naman dali-daling kumain. Talagang, sabi ko pa nang kaya yung ibang Pinay na araw-araw nararanasan yung ganito. Hindi kasi sa lahat ng nakikita niyo sa mga vlog guys. Yung ibang mga vlogger dito ng sikat. Hindi kami pare-pareho ng kapalaran dito sa India. Meron may maluluwag na biyanan. Meron napakahipit na mga biyanan. Kaya pasortihan dito na kung matimingan mo na maluwag sa'yo yung biyanan mo, talagang swerte ka. Para, pero kung matapat sa'yo yung strictong biyanan, ay good luck talaga, guys. Talagang baka maisumpa mo itong bansang to. Yes, because before some of my viewers nasabi na tumira dito sa India na halos hindi na sinila gustong bumalik dito dahil na sobrang stricto. Siguro na timingan na sa stricto sila napunta. Kaya yung iba na sabi, ayaw na bumalik dito. Pero there's some naman na talagang tumagal naman dito. Depende na lang siguro sa adjustment ng isang tao guys. Because there's some people na nakakapag-adjust na mabilis. At meron mga taong hindi masyadong makapag-adjust. Mahirap. Ako nga kahit dito 4 years na, nahihirapan pa ako mag-adjust sa pagkain. Sa pagkain talaga ako nahihirapan guys. Lalo na minsan sa religion, since na Kristiyano ako, hindi sila. Kasi sometimes na kung may conflict sa paniniwala nyo, yun yung isang mahirap minsan para sa akin na i-overcome. Kaya nga nasasabi sa mga viewers ko na pupunta dito, huwag pupunta dito na hindi mo fully alam kung anong kahantungan mo dito. Kagaya kasi nang nayan sa akin, walang kaalam-alam dito guys, pumunta ako dito. Kasi wala talaga akong research background about India. Talagang na-culture shock, mahirap. Kaya ngayon, sinasabi ko, mas maigi na manood ka ng mga ibang vlog ng mga Pinay na tumila sa isang bansa, sa kung saan ka man pupunta. At least may knowledge ka na, ay ganito pala dyan. At least nahanda mo yung sarili mo. Kasi nga mahirap. It's already 1:30. Actually, nagugutom ako. Kumain kami sa restaurant. Pero ano, kumain lang ako ng roti. Ngayon naman nagugutom naman ako. Ayoko mag-rest kasi natatakot ako. Baka tumaas na naman yung sugar level ko. Ayoko matulog ngayon kasi alauna na mag-alas dos. Diyos ko, aga pa akong magigising bukas para gumawa ng chapati. Last day na ng exam ni Anika bukas. At the same time, we're so very happy kasi may magandang feedback si Anika from her teachers na she's doing very well sa kanyang studies, sa kanyang exam. So, tinanong si Papa
na kung kailan namin makukuha yung result ng test ni Alika kasi because I'm so very excited. Pero sabi ko sa kanya, dapat sinabi mo sa teacher niya na doon sa same indifference talaga siya nahihirapang intindihin. Sabi nila naman daw nila eh, tututukan nila sa ganung area si Anika. Kasi nga, and Anika's also entertaining them. Kumakanta siya ng mga Telugu song na sa mga movie, alam niyo, di ba mga Bollywood o Tollywood movies, may mga kanta-kanta sayo-sayo sila niyan, di ba? Yung mga nanonood ng mga Bollywood or Tollywood, may mga kanta-kanta sayo-sayo sila. May isang kanta si Anika na alam niya, lagi niya kinakanta doon sa eskwela. Sabi niya doon ng teacher na tagad may entertain sila doon sa eskwela. Ayan, so that's it for today's video, guys. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog. Ayan, nag-update lang ako sa inyo. Wala naman masyadong ganap ngayong araw. So, ayun. Actually, hindi ko pa nakakausap si Ben. Hindi pa niya. Ewan ko kung nakita niya itong buhok ko. Kasi may masasabi yun. Kasi last time nagpagpito ko ng ganito ka-exam, nagsabi niya na hindi na maganda na ma-exam ang buhok. Sabi ko, personal ko naman kasi ito na choice, sabi ko. Buhok ko naman to. So, I guess I have the right na kaya naman yung buhok ko. Hindi naman buhok ng iba to. So that's it for today's video, guys. Maraming maraming salamat, paalam, and good morning. God bless and always take care. Bye-bye.